A2. Morning from Boracay. 6:28. Ang sarap ng umaga. Kain muna tayo breakfast. Meanwhile. Okay, so nandito kami sa Two Seasons Restaurant. The popular one. Say thank you, Kuya. Sige, so yan. So, magla-lunch lang kami. Then, yung mga laging in-order dito, yung mga bestseller, tatry din natin. Okay? So, magmumukbang lang tayo ng very, very light. So, enjoy lang. Later, tingnan natin yung mga pagkain. So, nandito na yung mga food. So, ito muna yung oyster sisig. Mukhang masarap siya, promising. At saka, this one is pasta, Gambasiti. So, wala pa yung pizza, pero gutom na ako. Kainin muna natin to, okay? So, kain muna tayo nito. Naano na siya, na-steer na siya ni Kuya, waiter. Oyster sisig. Then, the Gambasiti. Bago ko siya i-season kung ano man, tikman muna natin yung original ano niya. Taste niya. Let's go with the oyster sisig. Drop. Tama nga sila, masarap. No more kahit hindi ka na mag-season or something, kung gusto mo namang hang, go pwede. Kasi ito naman, Gambasiti. Kain tayo. May onting anghang. Masarap, savory. Sarap siya. So, kainin muna namin to. Tapos, pag dumating na yung pizza, kabalikan ko kayo. Okay? So, masarap siya all in all. So, let's. Tara, kain na. Nandito na si
So, nakita nyo naman yung aftermath. So, ubos siya. So, yung pizza, 4 slices na lang natira. So, di-take out na lang namin. Di na namin kaya. Sobrang kabusugan. So, all in all, masarap siya. So, definitely worth trying. At saka, good for family. Pwedeng-pwede siya. So, every time na pupunta tayo ng Boracay, try to visit Two Seasons. Wala kasing mga water activities ngayon sa Boracay kasi nag-suspend dahil malakas yung hangin. So, wala kaming magawa, mag-asawa. So, sabi namin, ano kayang magandang souvenir dito sa Boracay na pwede namin gawin? So, napag-desisyonan namin na ito ang aming souvenir. Okay, nandito ulit kami sa hotel kasi nagpahinga lang dahil pag New Year pala sa Boracay, usually parang nagkakaroon ng mga dinner buffet or anything na pag-gimmick bawat ibang resort or bawat ibang hotel. So, kami, hindi namin in-avail yung buffet kasi lugi kami. Char! Diet ko, no? Hindi. So, parang ang balak namin ay magpahinga ng saglit, tapos pupunta ulit ng D-Mall, mag-dinner kami doon kahit saan restaurant na mapuntahan namin. Tapos, mga around 7 or 8, pupunta na kami doon sa pina-reserve namin na Henan Crystals, ano yung Crystal Sand? Crystal Sand na hotel. Henan din siya. Doon naman, may countdown naman siya. So, may pa-music, may pa-fire dance, tas may mga cocktail. So, doon kami magpapang-abot hanggang New Year's Eve. So, yun. So, now, may natirang pizza. Sayang, wala namang kakain kundi kami. So, yun. Ito yung 4 cheese pizza. Tsaka yung binili naming Jonas fruit shake. So, ito ay mango banana. Actually, masarap nga. Kaya pala siya sikat sa Boracay. Kasi may masarap siya. Meron pa atang mango choco banana. Pero ang in-avail ko is mango banana. So, yun lang. Masarap pa rin yung pizza. Pero hindi na siya ganun ka-crispy yung size. Pero masarap pa rin. So, update tayo later for dinner. A few minutes later. Dito kami sa isang restaurant. Dito sa D-Mall. So, seafood splatter na gumitin namin for dinner. So, ang cute niya kasi may jeep. Nandito na kami sa Crystal Henan Crystal Sand. So dito kami mag-spend ng New Year's Eve. So maaga kami dyan pumunta kasi alam namin na para at least makakuha kami ng good seat na medyo malayo sa tao. So nag-enjoy lang kami sa reggae band. Wala pa masyadong tao niya na that time. Tapos nung mga bago mag
12, yan, may mga dancers, mga fire dance, hindi mawawala sa Boracay ang mga fire dancers. Kaya, experience yan. Then, huwag kayong mag-alala, we practice social distancing. So, nung New Year's Eve, tinanggal lang namin for video purposes, pero after nyan, binalik din namin. So, ayan na! Malapit na ang New Year's Eve! Dumadami ng tao! Countdown na yan hanggang July 1! Happy New Year, everyone! So, it's day 3. Happy New Year! So, if you see, medyo wala pa rin water activities today kasi due to malakas ang hangin. Pero yung activities namin mag-asawa ngayong araw na to ay hashtag chill lang talaga kami. So, we're spending the entire day on the sun, watching the people, enjoying the beach. Then after that, mga bandang hapon, we have, nag-book kami ng photographer for a memories lang, for a photo shoot lang for Boracay. So, hindi ko na yun i-film, hindi ko na yun i-document tayo. Kasi, kumbaga, parang ano na lang namin yun. For personal preferences. Ganun! So, enjoy! Have a new year! Have a safe new year, everyone! So, chill lang kami today! Sa dagat, buong parang buong morning lang until afternoon, nasa ano lang kami, nasa dagat lang kami since cloudy, hindi mainit at all, kaya lahat ng tao nagsilabasan. So syempre nasa labas lang kami, nakalimutan namin mga around 1 na. Kaya ang ginawa na lang namin, said na kumain kami sa restaurant, nag in-room dining na lang kami dito sa hotel. Ayan, ito yung food namin. Ayan. So, ito yung pancit canton at saka fish and chips na good for 2 daw yan, pero mukhang good for 3 or 4. So, sulit siya. So, yun, later, mga around 4 or mga hapon, meron kaming photoshoot na nagpa-arrange kami sa local photographer dito for memories lang. So sa Puka Beach kami pupunta. 'Yun yung ano namin, yung place namin. So see you later. Day 4. It's me. Bago muna ako mag-start dito, papakita ko muna sa inyo area. Ganda, no? Wow! Sarap ng, ano? Sarap magbakasyon pag ganyan yung place. Yan. So, okay. So, it's day 4 and sad to say, last na lang namin ngayon kasi pauwi na rin kami. Kaya, yung morning namin, in-spend namin wisely. So, we woke up early. Tapos nagtampisaw lang kami sa tubig for around a minute lang, mga 30 minutes. Tapos we wait yung araw
kasi gusto namin makano yung sunrise. So, kumbaga parang nag-spend lang kami ng early morning sa beach, then kumain na kami. Sa yung last buffet, sayang, 'di ba? So, in all out na namin kasi hapon naman ang dating namin sa Manila para hindi kami gutumin. Tapos ano pa ba? Yun lang. Enjoy the trip sobra. Kahit walang water activities. Kasi pag December, parang, di ba, rainy season sa Visayas. Kaya, kumbaga, ngayon, nagkataon na ang gloomy-gloomy ng Boracay. Kaya mahangin, malamig. Kaya walang water activities. Kaya kami, ninjoy na lang namin sa ibang activities. So, yes, mag-check out na kami. Kaya yung buong trip namin sa Boracay, it's well worth talaga. And talagang nasabi kong binigay sa amin to ni God. Kasi yung New Year's countdown, pang last na lang kami ha, last ticket na lang kami. So kumbaga parang, uy, talagang ano, talagang binigay sa atin to ni God na mag-spend ng New Year countdown dito. At the same time, masaya. Then after that, yung mga times na maluwag pag pumunta kami, walang tao. Tapos parang kami lang, just so chill lang talaga, as in nakakatuwa. Yung parang kumbaga na ano na oh, may COVID pa, kaya social distancing talaga. Kahit saan klase ng lugar, if you have a day lang or mga 2 or 3 hours na free time, mag-hire kayo ng photographer. Tapos magpa-picture kayo para at least hindi lang kayo puro selfie, hindi lang galing sa phone. Yun talagang maganda talagang camera, tapos good photographer talaga. Dito sa Boracay, I'm recommending Photo by Jess. So, pwede ko siyang i-link sa description ko. Kasi siya talagang ititeach ka niya paano mag-post, ganyan, para maganda yung profile pic mo, tapos pwede kang gumawa ng album mo, maganda pa kasi talagang photographer ang gagawa sa'yo. So yun, ginawa namin yun. I hope na masiyahan kayo dito sa trip namin, sa aming memorable trip sa Boracay for 2022. So yun, so if you have some questions regarding this trip or any comments, don't forget to comment lang sa description box, okay? So, Happy New Year sa inyo. Please like, subscribe to my channel. So, this is me, Geraldine. Bye-bye!